Magsitayo po ang lahat. Fatima, kami dumudulog sa iyong awat alindog at papakukupkop. Ituro mo inang mahal, matuwid na daan. Lagi kaming magdarasal ng rosaryo mong mahal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo ng ikalima na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At ngayon, at 13 ng Mayo, ay atin pong gunitain ang mahal na Birhen Maria ng Fatima na nagpakita noong 13 ng Mayo, 1917, sa tatlo na si Jacinta at Francisco de Marto at kay Lucia dos Santos. Namatay yung dalawang bata, si Lucia dos Santos ay pumasok sa pagkamunha sa Carmelites. Ang mensahe ng Fatima ay ang para sa kapayapaan at sa pagkakaisa ng lahat ng tao na tayo ay magkaisa sa pag-ibig sa Diyos. Mga kapatid, isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kanina sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim ng Sanlibutan ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook, Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Isama din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine at sa Sudan. Isama din natin ang ating intensyon para sa matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal, lalo na sa ating programa ng Translasyon Arkham Roadmap. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na loba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kayo sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng anak na Panginoong naming Hesukristo. Alang-alay kay Kang Mariyang Berhing Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos. Inloob namin ito sa pangitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derde at Listra at may isang alagad doon na may pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudya at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconyo na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama.
Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw, ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem, at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Pagdating sa hangganan ng Misiya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila ng Misiya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia, nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, gumaya kami agad sapagkat natanto namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang lahat ng Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ang lahat ng Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nalilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti at laging tapat kailanman. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit na kalaan upang kay Kristo puminsan. Alleluia, 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 sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napupuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang Kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang aliping higit kay sa Kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Ang
Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa Sabado tayo ng ikalima na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Nasa Atrisi tayo ng Mayo na ating pagunita sa mahal na Birhen Maria ng Patima, na kung minsan tinatawag nila ang lihim o ang sikrito ng Patima, na walang iba kundi ang pagpapalaganap at pagpapaunlad ng kapayapaan sa buong mundo sa pamamagitan ng ating pagkakaisa na mamuhay sa pag-ibig at maging instrumento ng kapayapaan. Sa atin pong mga pagbasa ngayon, atin pong napakinggan sa unang pagbasa sa gawa, mga gawa ng apostol, Kapitulo 16, verso 1 hanggang 10, na si San Pablo at ang makasama niya mga apostol ay pumupunta sa iba't ibang lugar upang ipahayag ang ebanghelyo o ang mabuting balita ng ating Panginoon. Hanggang siya ay nagkaroon ng pangitain na tinawag siya sa Macedonia upang doon rin dalhin ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya ang pagpapahayag ng ebanghelyo ng Panginoon ay tunay na pagdala ng kagalakan. Kaya sa atin pong Salmo ngayon, Salmo 100, napurihin natin ang Diyos at parangalan siya ng malugod, sapagkat ang Panginoong Diyos ay naglalang sa atin at ginawa tayong kabilang ng kanyang mga hinirang. Ang pagiging kabilang na hinirang ng Diyos ay nagbunga ng poot, sapagkat ayaw ng mundo ang Diyos. Ang mundo ay tinatawag po dito sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 15, verso 18 hanggang 21, na kosmos. Sinasabi pa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, verso 18, kosmos himas misi. Kosmos, ito yung sanlibutan, ito yung mundo. Misi ay napupuot. Napupuot ang mundo, napupuot ang sanlibutan, sapagkat gusto ng ating Panginoong Hesus na ang lahat ng tao, una sa lahat, ay babalik sa Diyos, maugnay ng malaliman sa Diyos, mabuhay sa pag-ibig, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, ibigin ang Diyos higit sa lahat, at magmahalan sa isa't isa, magmahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal sa sarili. Ayaw ng sanlibutan. Kung makikita natin sa modernong panahon, lalo tayong nagkaroon ng tinatawag na sekularismo, ang ating buhay na ayon sa mundo. Kaya nga si San Juan Pablo II na at Santo Papa na minamahal ng Pilipinas na naging santo na ngayon, sinasabi niya sa kanyang nasulat tungkol sa panampalataya na refleksyon para sa Europa, kaya sumulat siya ng Ecclesia in Europa noong 18 ng Hunyo 2008, ang Ecclesia in Europa ay lalo na sa numero 9 nito ay nagsabi na ang akala ng tao siya ang sentro ng buhay, at dahil naging sentro na ang tao sa kanyang buhay, sa kanyang kalakaran, sa kanyang pamamaraan, sa kanyang tunguhin, nakaligtaan na ang tunay na sentro na dapat ang Diyos. At dahil nakalimutan na ang Diyos, ang tao ay nawaglit na
sa kasaysayan ng tao. Ibig sabihin, nawala ng halaga ang tao dahil nakalimutan na ang Diyos. Numero 9 ng Ecclesia in Europa na sinulat ni San Juan Pablo II. At itong sekularismo, kung tingnan po natin, nasa kanila na ang political na kapangyarihan. Nasa kanila na ang lahat ng yaman ng mundo. Nasa kanila na ang maraming tao. Pero galit pa rin sila sa simbahan natin. Galit sila sa ating Poong Hesus Nazareno. Sapagkat ang gusto nila na maging materialistiko ang tao. Ibig sabihin, nagpahalaga lang sa material na bagay. Kaya, mga ilang buwan lang, magbago na naman kung anong klaseng cellphone, anong klaseng computer, anong klaseng ganitong gadget, at iba't iba pa. At napakalakas ang negosyo. Maski sa pagpapailaw na ang kuryente, kanila pong kinokontrol, kaya tumutubo ito. Maski ang mga pagkontrol sa ginagamit nating gasolina, krudo at iba pa, kinokontrol at lagi itong tumataas. Lahat na kinokontrol nila ang negosyo. Ang tao, nahihirapan na at pinahirapan pa. At kung ano-ano ang kanilang mga sinasabi sa mga advertisement, tuwang-tuwa naman ang mga tao. Kung ano ang kanilang pinalabas sa mga iba't ibang apps na mga cellphone, tuwang-tuwa naman ang tao. Kung ano-ano ang mga computer games, tuwang-tuwa ang tao. Pero patungkol sa simbahan, sabihin ka agad ng tao, hindi naman nakagagana yan, hindi naman nakakasaya yan. Pero kung ang kanilang kapangyarihang politika, ang kanilang kayamanan, ay gumagamit na ng armas upang magsimula ang kaguluhan gaya ng nangyari sa Ukraine, gaya ng nangyari sa Sudan, at iba pang mga lugar dito sa mundo, ilang tao ang naghihirap. Ang gera ngayon ay hindi lang tungkol sa patayan sa pangitan ng mga moderno na armas. Ang tunay na gera ay ang paglaban-laban sa mga kapangyarihan sa mundo, laban sa Diyos. Wala tayong armas. Wala tayong pera. Wala tayong mga material na bagay. Kukunti lang ang mga nasa panig natin. Pero ang ating kapangyarihan ay ang Diyos. Punong-puno sila ng galit. Nagagalit sa buhay. Nagagalit sa katotohanan. Gusto nilang angkinin ang lahat. At ang mga ninakaw ng mga kayamanan ay gusto pa nilang ibalik at angkinin nila. Kanila pang burahin ang kasaysayan upang kanilang gawing bayani ang mga mamatay tao at ang mga makapangyarihang nagpapahirap sa kapwa. Ganon ang mundo. At maraming nagsusuporta sa mundo. Lagi silang panalo. Ang laging talo ay ang mga nananalig sa Diyos. Ang laging pinahirapan ay ang nalig sa ating Panong Hesus Nazareno. Lagi tayong pinagtawanan. Lagi tayong nilalait. Lagi tayong kung ano ang mga tinatanggap na mga pag-uusig. At kakaiba ang mga ginagawa. Hindi naman tayo umatras. Hindi rin tayo nagagalit at napupuot sa kanila. Dahil sila sa simula pa, kahit na sa kanila na ang kapangyarihang pampolitika, kahit na sa kanila na ang industriya at ang negosyo, kahit na sa kanila na ang mga pamahalaan at ang mga kapangyarihan ito, ang Diyos ay nagpapatuloy pa rin sa pagpapahayag na ang buhay ay mahalaga. Ang Diyos ay nagtuturo pa rin na magmahalan tayo sa isa't isa. Kahit na sila'y gustong-gusto ng giyera, para sa negosyo ng mga armas at ang gira ay nagpapaunlad ng kanilang industriya, tayo ay para pa rin sa kapayapaan. Iyon ang gusto ng Diyos.
tayo ay sa panig ng kabutihan. Tayo ay sa proteksyon ng buhay. Tayo, una sa lahat, pag-ibig sa Diyos. At para sa pagmamahal sa ating kapwa-tao, gaya ng pagmamahal ng ating sarili. Matatalo rin ang mundo sa kauli-hulihan. Sino ba talaga ang magliligtas sa atin? Sa kauli-hulihan ng buhay natin, saan ba tayo patutungo? Diyos pa rin ang ating patutunguhan. At kung saan tayo pumapanig, doon tayo isadlak sa kauli-hulihan ng buhay. Kaya, isuporta natin ang Diyos. Itaguyod natin ang katotohanan, ang hustisya at ang kapayapaan sapagkat iyon ang gusto ng Diyos. Naway, ang Diyos ay siyang pumapanginoon sa ating buhay. Naway, ang Diyos ay siyang nagbibigay galak, kasiyahan at saysay at kabuluhan ng buhay sapagkat sa banang huli, mananalo ang Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inihandog sa atin ng Diyos ang kapayapaan ng pakipagkasundo sa pamagitan ni Jesus, ang anak ni Maria. Ipanalangin natin na manatili sa atin ang kapayapaan. Atin pong itutugon, Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan sa ilalim ng pagtangkilik ng Birhen ng Fatima, naway higit na mailapit ang bayan ng Diyos kay Kristo, at sa isa't isa, manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno sa buong mundo, naway patnubayan ni Maria, ang Birhen ng Fatima, sa kanilang pagsisikap, magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan ang mga bansa, manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyanong pamayanan, naway magsikap na makamit ang kapayapaan ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa isa't isa, manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa sa mga espiritual o physical na kahinaan, naway kahabagan ni Maria, manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Tayo naway lukuban ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang makita sa ating mundo ang handog ng kapayapaan, manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Sa tahimik, idalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, nalalaman namin na nagmumula sa iyo ang lahat ng mabuting bagay. Ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan sa tulong ng makapangyarihang pamagitan ni Maria ng Fatima. Haling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Hatid, alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, hinuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin
ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ngayong ang mahal na Birheng Ginugunita. Kami humihiling na kami ay matulungan nawa ng iyong nagkatawang taong anak na naghahain ng sarili sa krus at nadambana at ngayon nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat na kayo aming pasalamatan ngayong ipinarangalan ang mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga helen si siawit ng papuri sa nung pahis sa kalangitan, kami nagbuwini sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iandog para sa inyo. Gayun na naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya ang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, yet iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganin ang lahat ng mga pumanaw. Pawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, ina ng Diyos, at ni Sa Senyora ng Fatima, ng kabiyak ng puso niyang ni San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque,
ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ni Anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng managaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilay sa latang kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you, blessed are you among women. Ave Maria.
in loving God. You're the woman Mary's your name. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you. Blessed are you among women, Maria. Ave Maria. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo ang aming kalooban, ang aming pinagsaluhang pananda ng panampalatayang tunay, ang panindigan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan, ay sanawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang mali na buhay sa bisa ng kanyang nagliligtas na pakikinabang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo kayo naugnay sa mga iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paraan na way ang inyong panalangin na dinggin ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. So, pamakatulong tayo sa mga kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng Poong Hesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ngayon sa ating pagunita ng Mahal na Birhen Maria ng Patima, atin pong isabuhay ang totoo na sikrito ng Patima. Ito ang pagtataguyod ng kapayapaan. Kapayapaan sa ating sarili. Kapayapaan sa ating pamilya. Kapayapaan sa ating sambayanan. Kapayapaan sa buong mundo. Kung ito'y ating isabuhay, tayo'y nagpupuri at nagpupugay sa Diyos. Ngayon na po ang pupasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Hesus Nazareno. Inaigmos na ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ni Angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamta na nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanam. Basbasan di po ninyo ang mga lamimahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito na may malalang pangako ng sabinyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Poong Hesus Nazareno.
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.